mendigo en el resto y la banda se sigue en la boca y está en el resto y está en el resto y está en el resto y la goma va a querer el yoko a su alcalde con el otro lado a la cuenta de la mañana que viene está más a capa que tiene que ver y se la cuenta con tu que está para que tenga también y el presente a ver más un año de la cosa de pagar tal como la yoko por se está para también a mí se piensa que yo está para también para que yo puedo para mí pina tu lana con la sanitana a ver que está la calle que yo puedo para bailar con parte que me tiene nada aquí yo con la sanitana es la mitad también se la hace la mamá para vos está por favor bailando la capa que se para la para la área que me cuenta que está ahí con ahora tu papá tingana que yo con la sanitana Madre ko pa Panginoon, kailangan namin ang inyong presensya. Kailangan namin, Panginoon, matama ang inyong panawagan sa pagtatakan. Tulungan ninyo ang bawat isa. At sa gabing ito, amin, sana makikita kung kaano na kami kalapit sa inyong pagdating. Maraming salamat, Ama. Kinibilig namin ang presensya ng banal na Espiritu na siya po ang mangangasiwa sa bawat isa sa amin. Pinapanalangin din namin ang lahat naming mga viewers sa YouTube sa buong mundo. Naway pagpapanalangin ninyo sila sa topic na nakikita talaga ninyo. Maraming salamat naman sa pagpiling ninyo sa aming talaga. Salamat sa mga pagpapala na muli namin tanggapin. Muli namin ito sa hindi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi. At dito tayo sa ating panibagong paksa. Mayroon na tayong countdown. So, mayroon na lang tayo sa nalabing na 11 nights. At dito tayo sa ikalawa natin topic, the book of Daniel 2. Bukas ating pag-aralan ang Daniel 7. At pagkatapos sa Daniel 7, tatanong tayo sa Revelation 13. Dalawang topic ang ating itatalakay sa Revelation 13. The first beast and the second beast. No? At kumayan ninyo, lalo na sa ating panonood sa YouTube, ang ating talakayan ay gabi-gabi ito na mapapanood. At bukas, itong topic ang ating pag-aralan ng Revelation. Daniel 7. Okay, ito tayo sa ating paksa. Ang title natin ngayon gabi, ang ancient king's dream. Ito yung kapag-aralan ng pag-aralan na panaginip.
al semana de Thank you.
Sikat World Empire. At mamaya ating i-discuss ko sa inyo kung anong kaharian ito. At mayroon pang ikuto yung ikalawang empire na maghahari sa lupa at mayroon pang ikatatlo. Ito yung bronze. Ang ikaapat na ito yung ikatatlo. Ang ikaapat sa verse, sa chapter 7 bukas, ayon ng kanyang paa, ang kanyang binti, kung ating titingnan, no, magkahalo sa kanyang binti. And after the
Tapos mo babangon ang ito. Help this house, this part portals for the astonishment of multitude of people with beauty I adorn, may it last forever. Ano ang nilalaman ng kanyang puso? Pinapaganda niya sa isang kabila. Kalaki ang kasiyahan. Ito ang lokasyon kung saan tinayo ni Saddam. Pero anong nangyayari? Kaya ba niyang i-restore ulit ang kaharian ng Babylonia? Ang hula sa Biblia ay hindi maaring hindi pwedeng gibain o ng sino mang tao sapagkat anong sasabihin ng Diyos, it will stand forever. Paano natalo ang Babylon? Chapter 5. Yun yung kasaysayan, paano nilusob ng Medo-Persia ang Babylonia. No, isang araw, nagkakaroon ng festival si Haring Belsasar. Hindi na si Haring Nabucodonosor, anak na ni
Scarlet. At alam ninyo, ang paboritong damit ng Babylonia ay kulay scarlet. Ang babae. In all the things
balances and town tinimbang ka sa tangan yung mga nag-aaral na ay anong kasunod na kaharian sa Persia, a next, a third kingdom, one of bronze, will rule over at ang bronze ay mag-ahari sa buong sanlibutan, ha? At ano itong kaharian na kaharian ng bronze? Ang Greece yan. At ang unang hari ay si Alexander the Great na anak ni King Philip. Siya ang nagiging ikatatlong empire. At alam ninyo, sa edad na 33, nagiging imperyo na ang kanyang kaharian. Wala nang bansa na lalaban sa kaharian ng Grecia. Kahit nga ang Medo Persia, walang kalaban-laban sa harap ni Alexander the Great. Sabi sa mga historian, I am persuaded that there was no nation, city, nor people where his name did not. Walang bansa, walang mga tao na hindi nakakakilala sa kanyang pangalan hanggang sa kapanahonan niya. Alexander the Great is very famous in the history. There seemed to me to have been some divine hand preceding both over his birth and his action. Nang ipinanganap si Alexander the Great, naalala ko na si Alexander the Great ay 8 years old pa lang. Dinala siya ni King Philip doon sa mga kakabayuhan. Pinapili siya kung anong pipiliin niya ang kabayo. Pinipili niya yung kulay itim. Yung paborito niyang kabayo na Espanyol. Noong sinakyan na natakot si King Philip, sabi ni King Philip, huwag mo first pasasaktayin ang ating anak. No? Kailangan pa yung ito mo lang kung sundalo yung general mo na niya ang pinasakay. Ngunit yung kanyang general ay hindi pakasakay sa kabayang ito. Hindi rewarded sa kabayo. Pero ano ang sabi ni Alexander the Great? Let me ride the horse, father. At alam ninyo, pinatalikod lang niya ang kabayo, sinakyan, pinatakbo. Pati si King Philip, nagugulat. No? At alam ninyo,
kalagatan ni Alexander the Great na ang kapayo ay napakatapat. Kapapakita niya ang kanyang anino ay kahit anino pangwayan niya. Pinatabiko ni Alexander the Great, sinakyan niya, pinatakbo ay nagawa niya. At ito yung kapayo na ginagamit niya. 500 cavalry ng mga soldiers kasama niya sa pagpigma. Maliliit lang ang kanyang kasundaluhan but he can able to kill many. Ganun ka, kapata, kapaling si Alexander the Great. Maaaring may mga magtanong kung gaano katiyak ang ating paliwanag. Yun ba yung kamarian na binabanggit ay nasa Biblia? No? Yung Babylonia, Medo-Persia, Grecia, at kasunod ba na maghari sa Medo-Persia ay Grecia, mababasa ba sa Biblia? Yes, patunayan ko sa inyo ngayong gabi. Kung inyong mabasahin ang Daniel, sa Daniel 5, ang Babylonia matalo sa Medo-Persia. Pero kung mabasahin ninyo yung chapter 8, verse 20, walang ibang kaharian na tatalo sa Medo-Persia, kundi ang Grecia. Ibang vision ang pinapakita, sabi ni Nero, the ram with the two ways having two horns are the king of Media and Persia. And the rock goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. At ang first king ng Grecia ay si Alexander the Great. Dito tayo sa ika-apat na metal. Ang ika-apat na metal ay ang iron na metal. Finally, there will be a fourth kingdom strong as iron, for iron break and smash anything. Ano ang kasunod na nagahari pagkatapos ng Grecia ay ang Roman Empire. Ang ating natutunan, Babylonian Empire, Medo-Persian, Grecian at saka Rome. Nag-umpisa ang Roma sa 168 at natatapos ito sa 476, nagiging divided Europe. No? Nagiging divided kingdom of Europe. At alam ninyo, nang pinanganak si Jesus Christ, anong kaharian ang naghahari sa buong mundo? Ang Roma. Anong mga sundalo ang pumatay mismo kay Jesus Christ? Ang mga sundalo ng Roma. Sapagkat nagiging kolonina ng mga Romano. Sapagkat ang Roma sa kapanahunan ni Jesus Christ, siya ang naghahari sa buong mundo. Kasi ang kanyang paghahari nag-umpisa sa 168 BC, natatapos ang kanyang paghahari sa 476 AD, from BC to AD. Kaya nga, ang Roma ang pinaka niya na ipinanganak si Jesus Christ around 4 BC. No? Nang nabautismuhan siya, 30 years old, 27 AD. Kaya nga, ang Roma ang namamahala. Kung inyong babasahin ang Lucas 1:21 hanggang 6, si Jesus nakatira sila sa Nazareth, ipinanganak sa Bethlehem, sa anong kadahilanan? Sino ba ang nagbigay ng utos? Nangyari nga ng araw na yaon. Lumabas ang isang utos mula kay Augustus Caesar, emperador ng Roma, na magpatala ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ni Quirino na gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Si Jose naman umahon mula sa Galilea, mula sa bayan sa Nazareth hanggang sa Judea, bayan ni David, at kung tatawaging Bethlehem sapagkat siya ay angkan sa lahi ni David, upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa ay kanyang kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y naparoon, naganap na, ng mga kaarawan na dapat siyang manganak. No, yun yung kasaysayan kung paano nanganganak. Sa Nazareth sila nakatira, sa Bethlehem ipinanganak. Kasi mayroong utos si Augustus Caesar. Dito tayo sa ikalima. Dalawang kaharian na lang ang ating pag-aralan ngayong gabi. Matatapos na tayo. Ang ikalimang kaharian, ito yung sabi ng Biblia sa Daniel 2:41. And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. Pagkatapos sa imperyo ng Roma, ang kasunod na kaharian
ay ang divided kingdom. No, titingnan natin, ito yung pinapaliwanag ni Daniel at ang bato dito babagsak, no? Tandaan natin. At sa ito yung nagig ang buong kaharian ng Roma na hari into 10 divided nation. At ito yung old English na mga pangalan nila. Ang unang pangalan natin Franks, Burgundians, Wibi, Bisugut, Vandals, Heruli, Ostrogoth, Ostrogoth, Alemanni, Lombard. Kung ating babasahin ang Burgundians, ito yung Switzerland ngayon. Ang Franks, ito yung Francia. At Lombard, Italy. Ang Saxon, ang England. Ang Swibi, ito yung Portugal. Ang Bisugut, ang Spain. Ang Thank you.